YouTube, kamusta? Good morning! Magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Sa patuloy na nanonood at nakikinig po dito sa Papong TV, ako po'y lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat, mga utol. Kung bago kayo dito, huwag na huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil araw-araw naman po tayo nag-upload dito po sa aming channel. Mga utol, ang pag-uusapan natin ngayon ay isang paksa na madalas ding isulat sa atin, no? Dahil syempre madalas naman nating itakil yung usaping X at syempre yung mga solusyon dahil syempre parte na rin po ng ating channel yung pagtulong po na ma-recover ang ating mga X. Ito po yung paksa kung saan pag-uusapan po natin yung ating mga anxiety, mga panic attack at yung takot po natin. Paano haharapin ang mga kinakatakutan mo pag nagparamdam na po or let's say nag-reach out na po ang ating mga ex? Pagkatapos po ng isang breakup, mga utol, normally merong pong mga oras yan or mga sitwasyon na hindi natin alam ang gagawin. Normal naman po yon. Kadalasan po ay dumarating yung tinatawag na power deals or settlement, yung minsang umiiral ang kanya-kanyang pride at katwira ng bawat isa. On who will be on top or kung sino ang babagsak at magpapakita po ng kanyang weak side. Ganun pa man, kahit po masakit at talagang matindi pag dumaan ka sa isang breakup, ay di basta mawawala ang pakiramdam na umasa, na dahil sa pagmamahal natin ay di mawala-wala yung tinatawag nga po na hope. Nasa isip po natin yung hope na yan na isang araw babalik ang ating ex. At kalakip na po ng naturang pangarap na yan ay ang mga tanong kung paano na kung mag-reach out na nga siya sa ngayon. Paano na kung gusto na niya akong makausap? Paano nga kung mag-chat na siya? At paano nga po kung magparamdam na po ang ating mga ex nang hindi po natin inaasahan? Magandang pag-usapan yan ngayon, mga kapapong, dahil alam ko meron tayong takot, meron tayong tinatawag na, alam niyo yun, panic attack, pagkahalimbawang iniisip po natin yan kung paano na nga kung halimbawang magparamdam na po ang ating mga ex sa panahon na hindi pa po tayo handa. Pero bago tayo umusad, mga utol, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. Kung papaano mo haharapin ang takot at pangamba kung sakaling magparamdam na ang ex mo ay nakasalalay din po kung sino ang mga lalapitan, haharapin, tatagpuin, kakausapin mo pagkatapos po ng isang relasyon or papasok nga po tayo sa isang breakup. Lagi ko nga pong ipinapaalala, mga utol, na don't try to meet anyone. Don't try to meet him or her lalo na po. Rather, meet yourself. Dahil ang hiwalayan po, mga utol, ay nakatuon. Dapat pong nakatutok sa tinatawag po nating self-awareness kung saan dapat ay hinihahanda kaagad natin ang ating mga sarili sa lalong madaling panahon. Hindi po dapat tayo nakatutok sa ibang tao at lalong-lalo na pong hindi po dapat tayo nakatutok sa ex natin. Ora mismo, mga utol, alam ko mahirap to ha, pero sinasabi ko na po ng diretso dahil ito po ang sekreto at dapat nating gawin kaagad-agad. Mahirap man, pero dapat pong tanggapin natin kaagad-agad and leave heartbreak behind. Nang sa ganon ay maging fully prepared tayo, magkaroon po tayo ng focus at inspirasyon para magbago. Kailangan na po nating gawin kaagad-agad to, mga kapapong. Okay. Let's say na sa kasalukuyan ay nagparamdam na nga po ang ating mga ex sa panahon na di mo gaanong inaasahan, hindi ka pa ready. Siyempre, you might feel panic at papasok po yung mga fear dahil sa ayaw mong masira yung pagkakataon. Dahil nag-reach out nga po siya, siyempre hinihintay po natin. Kumakabog-kabog ang dibdib mo kasi di ka sure sa purpose niya. Hindi mo maintindihan kung bakit siya nagpaparamdam. At yung panghuli ay di ka nga gaanong capable pa para i-handle ang ex mo. Given na siya po, for example, ay nagparamdam na, let's say, paano naman po mawawala yung panic at anxiety? Para mawala po ang panic at anxiety mo, just make sure na kontrolado mo ang sitwasyon. At dapat alam mo kung paano mo po gagamitin yung time and space apart to work in your favor, hindi po sa kanya. Dapat handa ka na at hindi ka po desperado. Remember, when our ex reaches out, may ibig sabihin po yan. It means interesado po siya on something. Pero ang isa pong malalim pang pwedeng nangyari is baka napunan na po niya yung absence nyo or yung pakiramdam na talagang hiwalaya na to. Sometimes kasi ang mga ex natin nag-aalala din po dyan. Note po pala, syempre kung ang naging rason ng hiwalaya nyo is for example nawalan ka po ng panahon before or halimbawa medyo nagkulang ka sa kanya,
Huwag na huwag mo po siyang i-ignore kung ganyan ang naging mitsa ng breakup niyo before. Dahil it will confirm his or her doubts about your ability at lalo kang lalayuan ng iyong ex. Importanteng isipin mo lang na hindi ka dapat mag-alala at matakot. Nag-reach out ng ex mo, meaning siya ang may kailangan sa'yo at probably may nais malaman. Kung hindi mo napaghandaan to, malamang na pagka narinig mo ang ex mo, mawawala ka sa focus. Pero kung may paramdam mo kagad na in control ka, may pakita mo kagad na stable ka, it will change the course of action at papabor po sa'yo kasi ang ex mo ang malilito at kakabahan, hindi ikaw. Ang malinaw kasi pag nag-reach out ang mga ex natin, you are on their mind. Siyempre naman po, no? Kaya to tell you honestly, may kaba at slight fear din po sila sa pag-reach out din po nila sa inyo. Kaya importante on how you will treat them, kung paano mo sila mapapakalma. Susi, let your ex rediscover you. Siyempre tatawag yan, punong-puno ng katanungan kapatid, nag-iisip. Reasons, kaya po nagkakaroon tayo ng slight fear at natatakot po tayo. Kasi since nung naghiwalay po tayo sa ating ex, ay wala po tayong ginawang pagbabago sa sarili natin. Kaya nagkakaroon po tayo ng kaba. Yung bang pag nag-chat ang ex natin is wala tayong pwedeng masabi kung di, eto, yung bang tinatanong niya, di ba, kamusta ka naman, ayos lang, yung mga ganun eh, no? Halatang-halatang wala pong nangyari sa atin, doon po tayo kinakabahan kapatid. Pero pag alam natin, ganado, inspired tayo na may nagawa na po tayong development sa sarili natin, di ba napaka-confident natin? Something new to discover within you ay siguradong magbo-boost ng confidence mo kapapong. Dahil siguradong you will be confident enough na may bahagi yun sa ex mo who's trying to find out kung anong bago nga sa'yo. Kaya nga, after a breakup, most coaches will push you na mag-focus ka sa sarili mo. The main reason kaya po namin sinasabi yun is hindi po para patahimikin namin kayo. The real reason behind it is because we know that time is important at di mo dapat i-waste po yun in improving. Dahil if you want to get him or her back, kakailanganin mong magbago. Kaya ang pinapayo po kagad namin is self-care. Alam kasi namin na pagka desperate ka or moves ka, nandyan yung takot, nandyan lahat yung negative thoughts eh. Kaya gustong gusto naming maiposisyon ka agad-agad para may laban ka. Para tuluyang mawala yung takot at general distress mo sa pagpaparamdam ng ex mo, isipin mo lang na pag naunahan ka ng takot na to, ay wala kang mapupuntahan. Kumbaga, sayang ang lahat ng pinagpaguran mo. Take some time to reflect at di mo kailangan magpanic or even magrush. Isipin mo lang yung magiging positive effect. Kung makikita o mararamdaman niyang focus at hindi ka takot sa kanya, it will also help him or her. Alam niyo po ba yon? Tutulong din po kasi itong mawala po yung tension sa kanya. Dahil sabi ko nga, kabado rin yan. Nag-aalala din po sila sa pag-reach out niya po sa inyo. They will also feel more relaxed and open kung makikita po niya kagad na kayo po ay in control. Kapapong, wag na wag mong takbuhan at iwasan. Avoidance doesn't make a good coping strategy at makakasira po ito sa pag-reach out ng ex mo sa'yo. Harapin natin head on. Dapat alam natin na yung mga ganitong sitwasyon ay sa una lang yan. But facing distress can help you regain control. Paunti-unti lang, dahan-dahan. Hindi natin kailangan bigliin. Kung halimbawa medyo kabado tayo, nawawala tayo sa focus, stay put lang kapatid. Hindi naman natin kailangan madaliin eh. Also, before I end, I would like you to understand, kapapong, na normal lang naman yon. Cause yung level ng takot mo will help you signifies kung gaano mo din siya kamahal at kung gaano din siya kaimportante sa'yo at kung gaano din kahalaga yung relationship sa'yo. Stay calm! Huwag kang matakot kung makaramdam ka ng konting fear. Ang mahalaga, may composure ka. Dahil hindi naman yung fear ang in-reach out niya sa'yo, yung calmness. Dahil it will add up sa mga muling hahangaan ng ex mo sa'yo. Dahil alam naman po natin na once kalmado ka, impressive at capable ang makikita niya sa'yo, kapapong. Ipapaalala ko lang kapatid before I end na yung mga ex din natin, medyo kinakabahan din po sila, may slight fear din po sila at medyo nag-aalala. Kaya pagkahalimbawang naramdaman po natin yung konting kaba na yan, huwag po tayong mag-alala kapatid dahil lilipas din naman po yan. Basta ang importante, kailangan makita nila na in control kayo, kalmado kayo, confident kayo. Once na nagawa nyo na po yan kapatid, kumbaga meron something na marirediscover yung ex sa inyo at magiging impressive ka sa kanya. Doon po siya maa-attach at doon niya may isip na malaki na po yung pinagbago nyo.
Pagka ganun kapatid, hindi tayo dapat matakot. Yung takot kasi, ano lang naman yan eh, pag hindi ka prepared. Pero pag prepared ka kahit sa trabaho, sa kaibigan, kahit nasa Olympic Games, di ba? Doon mo ipapatunayan yung sarili mo, magiging inspired ka doon eh. Kaya lang naman po kasi tayo natatakot dahil hindi tayo handa. So dapat po, ngayon na, paghandaan po natin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. Sana po nakapag-reach out po tayo dyan. Nakapag-reach out po tayo dyan. At sana po natulungan ko po kayo para alam nyo, ma-motivate po kayo na paghandaan yung ex nyo. Kailangan maging challenge ka kasi. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat. Suportahan po natin ang mga YouTuber na Pilipino. Maraming maraming salamat po, Papong TV.